Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Be open-minded po, hindi halos lahat maka-resonate. Piliin nyo na lamang and thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo, okay? Give me the message for collective, for no contact situation. Anong energy ng person mo? Meron ditong Six of Earth, reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron dito na the Wheel of Fortune, upright. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong the Lover, okay? Nice. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Give me the message for collective. Meron ditong death. Okay. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Gusto nitong kumawala. Meron ditong the hermit. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo? Meron ditong three of air reverse. Give me the message. Anong energy ng person mo? Meron ditong page of air. Give me the message. Okay, tumasik to. Meron ditong king of earth reverse. Okay, meron ka ditong person na Virgo, Capricorn, Taurus. Then meron din ako nakikita dito na Gemini. Virgo. Then Scorpio, Cancer, and Pisces. Then, meron din ako nakikita dito na Gemini, Aquarius, and Libra. Okay? Ayan. Yan lang nakikita ko dito. Sinasabi dito, no? Sa Earth, Six of Earth, Reverse. Kumbaga, no? Meron dito hindi pinapansin, okay? Or pwede rin sabihin, ikaw, hindi mo pinapansin yung person mo. Kumbaga, andun ka sa moment na mas inuuna mo yung sarili mo. Kumbaga, nagigil kang madamot sa oras, attention, or sa connection. Nafe-feel ko dito, meron ditong block, okay? Meron ditong message sa'yo, pero hindi mo ma-receive yung mensahe kasi naka-block. Kumbaga, itong tao na ito, meron tong gusto nitong makipag-usap or gusto nitong maging maayos yung connection pero hindi ma-receive yung mensahe. Ito lang nararamdaman ko. Then dito, no, lumabas ang The Wheel of Fortune and The Lover. Nafe-feel ko dito, no, gusto nito na maging maayos yung connection. Iniisip ng tao na ito na naway maging okay yung kapalaran yung dalawa or pwede rin sabihin na hinihila itong tao na ito sa connection para sa'yo. Kumbaga, no, hinihila nito yung energy mo kasi nakikitaan ko dito na ikaw yung minamahal ng tao na ito. Kumbaga, no, ikaw yung lumabas kasi ang The Lover. So, ibig sabihin, mahal ka nito kaya lang meron tong nagawang pagkakasala sa'yo. Kasi kung makikita mo meron ditong mansanas, parang meron ditong kasalanan, okay? Ito lang nafe-feel ko. Then, nakikitaan ko dito, no, na nagiging kang maayos ngayon, nagiging kang okay yung iyong pamumuhay, okay yung iyong itsura, okay yung iyong, kumbaga no, nagiging kang attractive dito, na kung saan marami ditong humahanga. Maybe, nagiging okay yung foundation mo bilang ikaw, nagiging kang independent, nagiging kang maayos, ang kalagayan mo. Pero, ganun pa man, no, nafe-feel ko dito na itong tao na ito, meron ditong panunukso or pwede rin sabihin tuksuin ka muli ng tao nito kasi nakikitaan ko dito meron ditong ahas sa may puno, then meron ditong ahas and itong mansanas. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na meron ditong tukso na parating, pero ganun pa man, no, nakikitaan ko dito na mahal ka ng tao nito kaya lang meron ditong nangyari na tukso na kung saan, no, kung bakit kayo nagkaroon ng lamat sa bawat isa. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito, meron ditong ayaw makita yung katotohanan, hindi nagiging maklaro para sa kanya ang lahat. Ganun yung nafe-feel ko dito. Then dito, no, death. Lumabas ang death. So, ibig sabihin, gusto nito ng bagong simula, okay? Kumbaga, no, pumapasok pa rin sa
tao nito yung alaala mo. Maybe meron kayong anak nito or pwedeng sabihin gusto ni ito yung gusto niyang mangyari, magiging ina ng magiging anak niya. Kaya lang meron dito ang pangyayari na hindi naging okay yung sitwasyon. Pero nakikitaan ka ng tao nito, naaalala ka nito palagi. Iniisip ka nito palagi. Ito lang nafi-feel ko. Kasi pag naalala ka ng tao nito, gusto nito ng bagong simula or transformation sa connection nyo. Ito lang nakikita ko kasi iba ka maalala nito ang tao nito. Maybe naalala nito yung kabaitang ginagawa mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Then dito no, sa The Hermit. Di ko alam kung kita nyo kasi ayan. Ayan, meron dito The Hermit. Sinasabi dito no na itong tao na ito andun siya sa moment na nag-iisip to. Kumbaga hinahanap niya yung kasagutan or pwedeng sabihin na nagmumuni-muni. Nafi-feel ko din dito na marami itong tinutuklas, marami itong inaaral or marami siyang binabago sa kanyang sarili. Ito lang nakikita ko. Andito siya sa moment na nag-iisip to, okay? Or pwedeng sabihin kasi may nakita din akong ahas. Pwede nitong gumawa ng isang hakbang na para hindi ka makawala sa kanya. Yung tipo na pwede kang buntisin niya ito kasi meron ditong buntis eh, magbubuntis. Then meron ditong lumabas na ahas. Ito yung naiisip niyang paraan, pwedeng ito yung pumapasok sa isip ng tao nito na buntisin ka para hindi ka na makawala sa kanya, okay? Ito lang yung nararamdaman ko dito. Pinag-aaralan niya yung sitwasyon, meron siyang mga pinaplano, gusto niyang maayos, okay? Ito lang yung nakikita ko dito. Meron ditong Three of Ear. So, ibig sabihin, meron ditong inalisan, okay? Meron ditong inabandona, meron ditong niloko. Pero ganun pa man, dahil lumabas siya ng naka-reverse, nafe-feel ko dito na naka-moving on na to or pwedeng sabihin, ikaw naka-moving on ka na, okay? Ganun ka nakikita ng tao na ito, na naka-moving on ka na, hindi mo na siya iniisip. Ito lang yung nafe-feel ko dito. Then dito, no, lumabas tong Page of Ear. Nabifeel ko dito itong tao nito may pagkayang energy. Kahit may edad na to, energy nito bata pa rin. Ganun ko to nakikita. Then, nakikitaan ko rin dito na may mensahe itong gagawin sa'yo or pwede rin sabihin na gusto ka nitong bigyan ng mensahe. Gusto nitong ipahayag yung totoo niyang nararamdaman, yung love message. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na hindi mo ma-receive. Okay, ito lang yung nafeel ko. Hindi mo ma-receive yung message. Pero ito yung gusto niya mangyari. Kung makikita mo, no, nakikita ko dito ang daming mensahe. Maybe mine-message ka na nito, ang tao nito, pero hindi mo siya na nire-receive kasi naka-block yung message. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron pagkayang energy to, yung tipo na hindi pa matured, kahit may edad na, hindi siya matured mag-isip or sabihin natin na hindi niya alam kung paano magplano, yung ganun ba, sa buhay. Nafe-feel ko dito na medyo nakadepende para sa'yo or pwede rin sabihin na hindi niya kaya yung responsibilidad, ganun. Ganun lang yung nakikita ko. Pero nakikitaan ko dito na meron tong mensahe kaya lang hindi mo to ma-receive, okay? Ang daming message, ito lang nafi-feel ko. Meron ditong King of Swords, sorry. King of Earths reverse. Itong tao na ito, sa panahon ngayon, ano siya eh, hindi siya abundance ngayon eh. Hindi siya stable sa kanyang financial, sa kanyang kalagayan. Then, nafe-feel ko din dito na nahihirapan tong resolbahan yung mga problema na kinakaharap niya. Ganun ko to nakikita. Hindi niya kayang i-handle, okay? Maybe gipit siya sa panahon ngayon or pwede rin sabihin na nahihirapan siya, wala siyang trabaho, okay? Or pwede rin sabihin na hindi umaayos yung kanyang business, ganun ba? Na kung sana no, itong taong ito na i-stuck sa sitwasyon, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Ayan na, ulan. Okay, tingnan natin kung ano pa yung another message pa para sa'yo. Give me the message for collective. Meron ka ditong submission. So, ibig sabihin, ano, hindi mo na to masyadong pinagtutuunan ng pansin. Kumbaga, no, pinagpapasadyos mo na lamang ng lahat-lahat. Ganun kita nakikita. Okay, then nafe-feel ko din dito na meron ditong biglaang kang makita or biglaang susulpot sa buhay mo. Meron dito na message of guidance. Kumbaga, no,
sinasabi dito na ginagabayan ka or pinaparating yung mensaheng ito para sa'yo, okay? Ito na yung nagsifil ko. Give me the message. Meron ditong regret. So, ibig sabihin, nagre-regret ng tao nito. Kung baga nun may panghinayan to, nararamdaman sa connection na to. Meron ditong 30, 36, and 23, okay? Give me the message. Meron ditong you. So, nafe-feel ko dito na nakatuon ka lamang sa sarili mo. Doon ka nakafocus. Love self or tinake-care mo yung sarili mo. Ito lang nakikita ko. Meron ditong 32 and happiness. Okay, nakikita ko masaya ka kung nasan ka man ngayon. Masaya ka kung anong meron ka. Masaya ka bilang single or independent ka. Okay, ito lang nakikita ko. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.